Shout out kay Ruben Amarga, kay Mavel at Alvin Raba, Tony Carmen Family, Mimar Taginod, Pakaw ng Bayan, Nestor Jaen, John Paul Gavino, Sadyu Dandan Family, Miel Marquez, Lawrence Gariando, Reden Andes, kay Dario at Edith De La Torre, RG Bueno, Tirso De Los Reyes, Donald Santiago, Brian Andres, Rudy Labarda, Eliezer Faraon, Arnold Salazar, J.R. Vallejo, Christian Arahan, Demus Nicunanan, Marites Repato at Ray Allen Castillo. Mukhang may problema ngayon ang Magnolia Hotshots. Natalo sila doon sa huling game nila sa Meralco. Sa overtime pa ito, kaya medyo masakit yun. Ang isa pang problema, ang record nila ngayon ay 1-3. At ang susunod pang kalaban ay Phoenix, pagkatapos Barangay Ginebra. So may posibilidad na baka magkasunod-sunod pa ang talo ng Magnolia Hotshots. At ang mahirap pa dito, meron pa silang mga injuries na pinagdadaanan. Naibalita na natin na itong si Mark Pingris ay hindi nakapaglaro dito sa PBA bubble dahil meron siyang calf injury. Samantala, ito namang si Rome De La Rosa ay merong injured knee kaya hindi nakapaglaro halos doon sa game sa Meralco. Si Ian Sanggalang hindi naglaro nung first half sa game sa Meralco dahil meron siyang back spasms. Naglaro naman siya nung third quarter pero yun nga lang, sumakit yung likod niya at nag-struggle siya doon sa field at obviously mukhang hindi 100%. Kaya ang problema ngayon ng Magnolia, yung injuries nila, pangalawa, medyo mabigat yung schedule. At ang isa pa, to sa format kasi ng PBA ngayon, mukhang ang tatanggalin na teams ay apat. So kailangan makapasok sa top 8 para makakwalify. At kung ikaw ay mapunta doon sa pinakamababa, ambawa doon sa 6, 7, 8 o doon sa 5, 6, 7, 8, yung makakaharap mo doon sa top 4 ay may twice to beat advantage. So medyo mahirap talaga ang lagay ng Magnolia ngayon at kailangan mag-adjust ka agad ni Coach Chito Victolero. Ang pinaka-importante dyan, kailangan masolusyonan ng Magnolia yung kalagayan ni Ian Sanggalang dahil yung back spasms niya, pag yun ay nagre-recur, mahihirapan talaga si Ian na pumoste at tumalon. Kaya mag-iintay tayo ng mga injury updates kung ano mangyayari dito kay Ian. Samantala sa knee injury ni Rom De La Rosa, hindi pa rin tayo sigurado kung kailan siya makakabalik at kung makakapag-suit up na siya laban doon sa game sa Phoenix. So tignan na lang natin muna kung ano magiging adjustments ni Coach Chito Victolero dahil hindi dumadali ang mga laban ng Magnolia Hotshots. Ayon doon sa mga reports ngayon sa social media, kaya hindi ginagamit ng Barangay Ginebra si Art De La Cruz ay dahil meron itong hamstring injury. Hindi ito ang unang pagkakataon na ma-injure si De La Cruz para doon sa mga sumusubaybay sa karera nito sa Barangay Ginebra at sa PBA na rin. Madalas ito talagang ma-injure kaya siguro ito ay madalas na i-speculate na mati-trade. Nung ito ay naglalaro sa Barangay Ginebra nung bago pa lang siyang kuha mula sa Blackwater, ito ay nagkaroon ng ruptured Achilles. Actually, nung ginawa yung trade ng Barangay Ginebra at ng Blackwater, ang tagal bago naglaro si De La Cruz dahil na-injure nga ito. Ang tagal gumaling ng Achilles niya at nung gumaling na nga, nagkaroon naman siya ng pulled groin. Ngayon naman, hindi pa nag-umpisa yung PBA bubble ang balita ay nagkaroon na siya ng hamstring injury kaya hindi siya nagagamit ngayon ni Coach Tim Cone. Ang mabuti na lang, maganda pa rin ang performance ng Barangay Ginebra dahil merong mga nag-i-step up dyan. Alam natin ang laro ni Art De La Cruz sa Barangay Ginebra ay small forward, minsan nagpo-point forward din yan, ibig sabihin nagbababa ng bola. Pero ngayon, dahil healthy pa si Jody Vance, siya ang gumaganap sa role na yon at si Jared Dillinger effectively ang pumalit dun sa spot ni Art De La Cruz. So yan ang maganda ngayon na itong si Dillinger ay magaling na sa injury. Dati kasi, itong si De La Cruz, si Dillinger at si De Vance ay madalas ma-injure kaya dun sa point forward spot na gusto ni Coach Tim Cone, ay hindi niya nagagamit. Pero ngayon, healthy yung dalawa, kaya kahit hindi naglalaro si Art De La Cruz, ay okay lang sa Barangay Ginebra dahil hindi nila namimiss ang kanyang serbisyo dahil merong mga players na nag-i-step up. Ang tanong ngayon, kung si Art De La Cruz ay gumaling na, paano kaya isa-shuffle ni Coach Cone yung kanyang lineup? Dahil bukod kay Dillinger at kay Jody Vance dun sa forward lineup, gumaganda na rin lalo ang mga laro ni Arvin Tolentino. At every game ito ay nag-i-improve. Kaya medyo mahihirapan kaya si Coach Tim Cone na i-shuffle yung lineup niya. Tignan natin kung anong gagawin ng Barangay Ginebra at kung anong mangyayari dito kay Art De La Cruz dahil marami na siyang kakumpetensya dun sa spot niya. Sinabi ni Mark Kagiwa na ayaw pa niyang magretiro.
Ito ay sa kabila ng kanyang paglalaro ng napakatagal ng panahon sa PBA. In fact, gumawa si Kagiwa ng isang bagong PBA record dahil noong laban ng Hinebra at Meralco, noong naglaro doon si Kagiwa, naging official na siya ang pinakamatagal na naglaro para sa isang team sa kasaysayan ng PBA. 18 seasons na naglalaro para sa Barangay Hinebra itong si Mark Kagiwa. Kaya ito ay isang record na ginawa niya at ayon sa PBA, ito ay na-break niya yung record na dating hawak ni Alvin Patrimonio at ni Harvey Carey. Ganun pa man, although matanda na ito si Kagiwa, ayon kay Coach Tim Cone, maganda pa rin ang naiitulong niya sa Barangay Hinebra dahil meron siyang leadership experience at pag pinaprovide naman niya yung spark pag kinakailangan ng Barangay Hinebra, kahit bihira na siya gamitin, kahit papaano ay nakaka-contribute pa rin siya doon sa floor pag nandun siya. At syempre, bilang veterano, marami siyang naiitulong doon sa mga rookies ng Barangay Hinebra katulad ni Arvin Tolentino, Jeric Balianza at Ken Salado. Kaya dahil dyan, sinabi ni Mark Kagiwa, although of course hindi na siya bata, sinabi niya na nag-i-enjoy pa rin siya sa PBA at nalulungkot siya pag naiisip niya na magre-retiro na. Kaya yung pagre-retiro ay parang ayaw pa rin isipin ni Mark Kagiwa. Of course, hindi natin malalaman kung ano talaga magiging balak niya. Pero tignan na lang natin dahil sa ngayon, ayon kay Kagiwa, mukhang enjoy na enjoy pa rin siya sa paglalaro ng basketball. At bago tayo magwakas, batiin muna natin ulit ang ating mga taga-subaybay. Shout out kay Ruben Amarga, kay Mavel at Alvin Raba, Tony Carmen Family, Mi Mark Taginod, Pakaw ng Bayan, Nestor Jaen, John Paul Gavino, sa Judandan Family, Miel Marquez, Lawrence Gariando, Reden Ande,